everywhere, every municipalities or every barangays, there is always a celebration of Saint. So nga ani ta ka proud ng mga Pinoy, ng mga Bulanon nga very hospitable kaayo ta. What's up mga kaloyal and welcome back to my channel. Hi guys, good morning. I'm here again. It's been a long day. No post, no upload on my YouTube channel. So, short videos na lang muna. So, for today's video, I will be doing a random activities. Which is more on talking. So, but by the way, just earlier, nagpagupit muna ako. Kasi haba na ng hair. So, here I am at Felix Barbershop located at Nanon Travel Unis Bohol. So, since I'm early at 8 in the morning, so let me just give some time of myself. Char. Mao gyud nilisod sa mga gwapo. Buwan-buwan. Oh, dili gyud abtanog buwan, pagunting na sad. So mo ni resulta, mo ni gwapo, bidets, mo ni Bisaya. Pumunta ako ng barbershop to cut my new hair. Yeah. Because this month of May has more activities, so maraming mga activities just like number one na dito yung fiesta, kasi alam mo na pag dito sa Bohol, maraming fiesta kahit saan. It is a traditional way of celebrating a fiesta na kahit saang lugar yung sineselebrate yung fiesta ng mga santos or yung saint. So ganun isi-celebrate yung pag-fiesta ng mga santos. So, everywhere, every municipalities or every barangays, there is always a celebration of Saint. So aside to that, in preparation, kailangan maglinis ng bahay. So mao ginisilot sa mga tao nga katambay nga walay kwarta. Wala pag uyab. Pasti lang paitag yun. Kana dong kamas gud maningka kay ba kay kung panahon sa maminyo na basig dili lang gini mabuhat nimo kay syempre minyo na lay ni gyud pagon. Char lang, joke lang. So ayan guys, kunti pa lang yung nalinisan ko. Ayan kasi ang init, grabe ang init. Sa fiesta kasi, hindi na kailangan yung mga handaan or yung bunggang handa. As long as mabait ka at hospitable ka. But since it's pandemic, so the fiesta has been limited. I mean, there is always a limited time. Kaya, since 2 days or 3 days ang pagpakain sa fiesta, so binawasan na lang ng isa. So isang araw na lang pagpakain at pagsiselebrate ng fiesta dito tuwing Mayo. So everyday is fiesta. Basta bulan na gani sa Mayo, di gyud ka gutomon. Basta bulan na gani sa Mayo, di gyud ka mapasmo. Ug basta bulan na gani sa Mayo, balag way lolo, way lula. Basta busog.
kay pista man. So nga ni ta ka proud ng mga Pinoy, ng mga Bulanon nga very hospitable kaayo ta. In our own way. Ang dami-daming mga pagkain ay handa tuwing fiesta. Kagaya ng mga litson, litson manok, litson baboy. At siyempre, hindi mawala yung mga dessert, yung mga fruit salad. So, pero reminder lang, baka dahan-dahan lang sa pagkain, baka matsugi tayo. Baka maaga tayong matsugi niyan. Kaya naman, alam nyo na kung bakit ako medyo tumaba ng konti. Konti or masyadong lumaki na talaga. Kasi buwan na ng Mayo. So, ang Mayo, taba-taba ang lalabas dyan. Kaya naman, isipin bago kumain. Pero minsan hindi mo maiiwasan. Pero minsan hindi mo maiiwasan na kapag gutom ka, ang dami mo na palang nakain. And because of that, fiesta is fast approaching. Mo nga, dalhon ta mo sa muang pigiri. Here are my brothers and sisters. Look at them. They are so big. Baho. Kahoy, ali. Pang mayuhay. So, dapat after nyo mag-fiesta, let's get some sweat and do the exercise para naman mabawas-bawasan mga katabaan sa katawan. Para magkaalaman na kung ang jowa mo ay kay nagustuhan. Next naman! So ngayon, I don't have anything to say about fiesta because fiesta is everywhere. Kaya naman, let me take you to our flower garden. So, let's see if malusog na ba at wala bang sakit ng mga halaman natin. So, here it is. So, thanks God dahil healthy naman silang lahat. So thank you guys for watching my videos and I hope you have something to learn and you get enjoy my videos. But before you end this video, don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button para updated ka sa aking mga uploads. Hanggang sa muli, paalam.